wala kami ibinabahagi sa inyo kung hindi dahil sa isang sa Diyos na makapangyarihan din. Sinasasabihin ko na lang na nag-personal mismo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, ay sa lahat ng mga reliyon, hindi nila nakilala ang Diyos. Alam nila ang Diyos pero hindi daw nakikita. Pero dito sa katuruan ito, pinaalam sa amin 1980s pa o 1970s, pinaalam ni Ama Martiniano Managelo Damagantalosig mula doon sa Promised Land ang buong katotohanan. Nagpersonal ang buhay o nagpersonal mismo na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, para mismo na siya ang magsasabi na kung maniwala ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya dun sa kay Ama Martiniano, sa'yo yung katuruan na yun, katotohanan. Kaya, mga kapatid, itong katuruan na ito na sinasabing Diyos na nakikita, ito po yung liwanag sa lahat ng mga reliyon, sa mga lahat ng nakakakilala, sabi niya, pero hindi mo pa kilala kasi hindi nakilala ang liwanag. Na siya pala, siya ang Diyos na makapangyarihan. Kasi sabi ni Ama Martiniano, impakaan muna, ipinakilala sa atin ang buong katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pa ang tatlong personas noon na langit, wala pang lupa, wala pa si Adan. Andyan na ang liwanag, sabi niya. Ibig sabihin, hindi naman niya sinabing direct na sinabi na ang Diyos ay siya yan o tinuro niya, hindi. Kundi tayo mismo ang makatutlas, tayo mismo ang umunawa. O ibig sabihin, wala pang langit, lupa at saka si Ama Adan, andyan ang liwanag. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po yung liwanag, yung nakikita natin sa taas. Tumingala tayo, yung sinasabi nila sa reliyon na amami sa dalangit. Madaydayo tinagamol. Ano ba yung nasa langit na nasa taas na tumitingala tayo? Yan po yung liwanag, yan po yung araw. Yan po yung Diyos na makapangyarihan. Yan po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Na lumikha ng langit, lupa at saka si Ama Adan. Yan po yung tatlong personas na yan na nilikha niya para tayo mabuhay. Para kaya andito ang ating katawan. Sa pamamagitan ng langit na yan, nabubong na yan, yan ay simbolo sa ating katawan. Ito po yung buhay natin. Diyos Ama, langit. Ito po yung Diyos Ama na sinasabi na si Ama Martiniano na personal ang Diyos Ama para sabihin lahat ang buong katotohanan. Ito po sa personal natin, sa personal niya. Ito po yung buhay natin. Na si Ama Martiniano ay tao na nakikita natin, pero nag-personal po ang buhay. Siya po si Ama Martiniano. Kaya andito po ang katuruan na ito. Hanggang ngayon, pinapaliwanag po namin. Kahit na paulit-ulit, sinasabi namin ito. Kasi para yung first-timer ka man, o kailan ka lang nakinig, kailangan mong makinig palagi. Para hanggang sa kahit hindi mo man matanggap, hanggang sa kaibuturan, hanggang sa mahukay mo, hanggang sa matanggap mo ang buong katotohanan, mga kapatid. Kasi langit, lupa at saka si Ama Adan, ang buhay natin, yun po ang langit, Diyos Ama langit, Diyos Anak, simbolo ng ating katawan. Ito po yung pinagbola ng ating katawan, si Ina Eva. Ito po yung katawan po natin. At saka si Ama Adan, si Ama Adan po, mga kapatid, dito po sa katotohanan ito. Ito lang po ang nagsasabi na si Ama Adan ay siya po ay personal ng Diyos. Yan po ay yung bagong nahalukay, naunawaan ng ating mga kapatid na dito sa Motherland. Kasi sa Promised Land, nasabi na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ay hindi nakikita, pero kasi hindi naunawaan mabuti ang mga pinaliwanag ni Ama Martiniano. Oo, sabi ni Ama Martiniano, tama ka pero hindi ka pa tama. Ibig sabihin, yung tama na naunawaan mo sa kanya noon, hindi pa tama kasi meron pang mas tama pa. Yun po, mga kapatid. Kaya po pinapangalandakan namin, pinapangalandakan po dito sa Motherland lang matatagpuan ang buong katotohanan na may kapaliwanagan. Yan po ang
buong katotohanan po mga kapatid ka na maunawaan mo. Ikaw mismo ang magpatotoo sa sarili mo kung ito ay tama o mali. Kahit na sinasabi namin ito ay tama, kung hindi mo naman aminusin, unawain na palaging sinasabi na ama na Ama Martiniano na kahit na nakinig tayong lahat sa kanya, pero sabi niya, agamiris kayo, paulit-ulit niya sinasabi yun. Kung yung nasabi o naunawaan na natin sana noon, hindi na dapat niya, hindi na sana niya sinabi niyo na agamiris kayo. Ibig sabihin, naunawaan niyo ng mga anak kayo, tumpalin niyo na lang o tuparin niyo na lang sa inyong sarili, sabi sana, hindi. Hindi. Agamiris kayo, sabi pa niya. Ibig sabihin, yung katotohanan na sinabi ni Ama Martiniano, hindi pa natin nahulaan, nahalukay. Hindi pa natin nakuha ang buong kabuuan ng katotohanan. Kaya dito po sa Motherland, kaya po, taas noon namin na hindi ko naman sa ipagmamalaki. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipagmamalaki. Kasi malaki siya eh. Mataas. Mas itaas pa natin ang antas niya kasi siya po, tayo po magtaas ng antas niya dahil tayo po ay ang mga anak. Hindi po siya ang magtataas sa kanya kasi mapagpakumbaba ang Diyos. Tayo mismo na tao ang magtaas-tataas sa kanya. O, yun po, ako po ay taas noo o na ipinagmamayabang ko o pinagmamalaki ko ako na. Kasi malaki po ang ating magulang. Mataas siya po ang pinakamalaki. Siya ang pinakamataas, siya ang pinakamalawak sa lahat. Perfect siya, kaya yan po ay siya po ang itanok, sabi. Kaya po mga kapatid, dito po sa katuruang ito, Happy New Year po sa atin lahat. New, bago man, bagong taon man, ang taon, ang bago ang iyong, ang pangunawa mo, kailangan baguhin mo na rin kasi bagong taon na. Kung sarili yung reliyon ka, baguhin mo ang iyong paniniwala kasi yung paniniwala mo sa reliyon kasi luma yan na walang kapaliwanawagan. At saka luma yan dahil hindi mo may paliwanag, walang kapaliwanagan kayan. Kaya kung dito ka makikinig sa dito sa katuruan ng Motherland at sa Promised Land, bago at luma siya, pero yung luma at bago nagsama, siya po yung na may kapaliwanagan. Yun po ito, hindi ka kaya ng reliyon na luma o kung bago ka man sa reliyon mo, bago siya pero walang kapaliwanagan, parang haka-haka lang yan mga kapatid. Dito po sa Motherland, dito po nyo matatagpuan ang buong katotohanan na may kapaliwanagan. Yan po, kapaliwanagan kasi kako, kasi kailangan maliwanag ang ating isip kahit na bagong taon, bago lahat. Kung hindi naman maliwanag ang ating kaisipan, kagaya niyan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat mga kapatid, yan po maliwanag. Siya po ay liwanag. Siya po ang nagliliwanag sa atin. Kung wala, hindi mo makita ang liwanag na yan, walang kapaliwanagan sa iyong kaisipan. Wala kang buhay. Kasi yung lahat naman ng mga hindi nakakakita sa kanya, yun yung mga walang buhay. At dahil ikaw ay buhay, tayo ay buhay, nakikita natin siya, may bibigkas natin siya na tayo ay buhay. Yan po ay maliwanag. Maliwanag po na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang nagliliwanag sa atin. Kaya po, binigyan niya tayo ng pansarili nating pangunawa para maunawaan natin siya kung ano ang kwento niya. Kwento ng buhay at katawan natin. Kwento ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit, lupa, at si Ama Adan, mga kapatid. Na si Ama Adan ay hindi po kailanman nagkasala, mga kapatid, dahil siya po mismo ang personal ng Diyos. Kasi ang Diyos po ay hindi nagsasalita, ang Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan siya, pero hindi siya tao na hindi kagaya natin. Kaya lumikha siya ng tao na personal niya para magpamilya, mga kapatid.
kapatid. Nilikha ang langit, lupa, at si Adan, nilikha ng Diyos yan sa pamamagitan ng salita, mga kapatid. Kaya salita ang kabuuan ng lahat sa katotohanan. Kaya kailangan ang salita mo, salita ko, salita natin lahat ay puro katotohanan o may kapalinawanagan para masasabi mong katotohanan yan, kapatid. Kasi kung sinasabi mong katotohanan ka mo, kung wala namang kapaliwanagan, hindi masasabing katotohanan yan. Kasi katotohanan lang sa salita, pero wala namang kapaliwanagan. Siyempre, kung may katotohanan na may kapaliwanagan, yan po ay buong katotohanan, mga kapatid. Kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya po ay liwanag. Yan po, oh, nakikita po natin. Yan po, oh, nakita na natin ngayon kasi isang buwan na hindi nagpakita. Hindi siya, kasi madilim siya. Ibig sabihin, para sa akin paunawa, kasi mula nung December, dahil malamig ang panahon, hindi natin siya nakita, hindi siya nagpakita kasi malamig ang panahon. Kaya naging malamig yan kasi, mga kapatid, sa aking pag-unawa lang ang, kasi malamig kasi tayo, malamig tayong lahat. Nanlamig tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung ano na lang yung binayaran o katalinuhan na pinaniwalaan natin sa libro Biblia, yun nanlamig tayo sa Kanya. Kaya tayo ang nanlamig sa Diyos. Kaya mga Adan, hindi sa Diyos. Tayo ang nanlamig kay Ama Adan, sa personal ni Ama Adan. Kasi sinakdal nila doon. Kasi dahil sa sinakdal si Ama Adan, na wala man lang nakasaksi na totoo banan, nagkasala siya, mga kapatid. Tayo naman, nakikigaya na lang tayo kung ano yung sinabi ng matatalino, pinaniwalaan naman natin. Kaya ginaya-gaya na lang din natin ang kasinungalingan, mga kapatid. Kaya pare-pareho tayong nagkasala, kasi sanay ko na sa sarili ko, kasi reliyon din ang napaniwalaan ko. Isa rin po ako, mga nakatuwali ko dati. Pero dahil naunawaan ko ang katuruan ito, naunawaan ko na hindi katotohanan ang napaniwalaan ko sa mga reliyon. Kasi kung katotohanan yan, edi naligtas na sana lahat ng mga may sakit o mga naligtas na sana ni Jesus Christ ang mga kasalanan natin. Wala na sana nagkakasakit. Sabi si Jesus Christ, sinubot, niligtas niya, namatay siya dahil sa kasalanan natin. Sabi ng mga kwento diyan sa akin. Pero paano niya subutin? Edi wala na sana tayong kasalanan, hindi na sana tayo nag-hirap. Intindihin natin mabuti, mga kapatid. Unawain natin mabuti. O ibig sabihin, hindi niya sinubot, kundi namatay siya. Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Kasi ginawa o gawa-gawa lang ng matatalinong tao. Pinagtalikuran, tinakpan nila yung Adan na unang tao. Adan na unang tao na ama natin at ina-Eva, pinagkasala. Pinagkasala ng mga matatalim na tao. Tayo naman na utu-utu tayo, nagaya-gaya tayo dahil nga kung ano sinabi ng matalino, dahil matalino siya ang sinunod mo. Pero dahil kay Ama Martiniano, wala siyang pinag-aralan si Ama Martiniano, personal ng buhay. Grade 4 lang ang inabot niya, pero siya ang nagsabi ng buong katotohanan. Na kung maniniwala tayo sa ating buhay na walang hanggan at kaginhawaan natin, at naunawaan natin ang buong katotohanan, ito na po, ito. Nabuo na po. Promised land at motherland, nagsama ama at ina. Kailangan ama at ina magsasama yan para sa katotohanan na may kapaliwanagan, para sa buhay na walang hanggan at kaginhawaan. Kasi kung ama lang, kung sa promised land ka lang maniniwala, sa buhay lang yun, sa buhay. Pero sa kailangan merong ina na magpapatunay. Na kasi kung may iyong ama, nabuo ka sa pamamagitan ng iyong ama,
Nabuo tayo ang katawan natin sa pamamagitan ng ating ina. Pero ang buhay natin, ang pinagmulan natin, galing kay Ama Adan, na galing sa ating sariling Ama. Kaya po, mga kapatid, Ama at Ina, hindi pwedeng sa Promised Land lang, kasi sa Promised Land, mula kay Ama Martiniano, nagmula ang katuruan ito. Pinatunayan ni Inay Conchita Santiago Ilagan na personal ng lupa. Kasi Ina, Ama at Ina, kailangan yun po ang magsama para sa kabuuan ng ating buhay at katawan. Hindi lang po Ama, mga kapatid. Hindi porke dyan ka sa Promised Land, andyan ka nakatira, sabi dyan sa Promised Land. Yung sinasabi ni Ama na sa inyo dyan na huwag kayong, haan kayo nga agpa isuro, agpaatiw, hangahamon nyo nga ipalubos ko na ni Ama, hanyo nga ipalubos nga taga Motherland o taga Ruarte ti mangituro iti dayti mga sursuro, sabi ni Ama Martinian. Ang pagkaunawa ko dun, mga kapatid, hanyo ipalubos nga taga Ruarte mangituloy iti dayti mga sursuro. Ibig sabihin, para sa akin, ang pagkaunawa ko dun, ibig sabihin, kailangan agamiris kayo itan Promised Land. Hindi na taga Motherland, taga Ruar yung sabihin. Taga Ruar. Huwag niyong ipalubos na tagaruar ang mangituloy iti dayto nga sursuro, sabi. Ibig sabihin, sa aking pagkaunawa, unawain niyong mabuti na taga Promised Land ang kung ano yung tinuro ni Ama, unawain niyo kasi sangka ibagana, sangka ulit niya na unawain niyo, agamiris kayo kung ano ibig sabihin. Yung katotohanan sinabi niya, kailangan amirisin pa, meron pang kabuklan. Kagaya ng Diyos na liwanag, hindi naman direct na sinabi ni Ama Martiniano yun na ang Diyos, ayan mga anak, liwanag sabi niya. Tayo mismo ang magtutuklas. Ngayon pa lang po natuklasan dito po sa Badalan. Ibig sabihin po na, kailangan unawain niyo, di, yung pangunawa na yun yung pagabuklan na ang Diyos na liwanag na makapangyarihan sa lahat. Yun po, kailangan kayo po makauna. Pero dito sa Motherland, natagpuan o naunawaan ng mga kapatid natin dito ang kabuuan ng katotohanan na may kapaliwanagan dito. Kasi sa Motherland, sa Promised Land kasi, mga kapatid, katotohanan at may kapaliwanagan, may pinaliwanag na ni Ama Martiniano, pero hindi pa natin naunawaan noon sa Promised Land. Dito lang po sa nabuo ang kabuuan dito sa po sa Motherland. Kaya po, mga kapatid, Motherland at Promised Land, pag-combine mo, unawain mo ang itinuturo sa Promised Land. Ito ang magpapaliwanag buong katotohanan. Motherland ang kabuuan po ng lahat ng buong katotohanan, mga kapatid. Kasi dito ang kabuuan ng ating katawan, dito rin nabuo ang lahat ng buong katotohanan. Nabuo ang ating katawan sa pamamagitan ni Inay Conchita, personal yan, nabuo sa pamamagitan ni Ina Eva. Ito, dito rin nabuo ang lahat. Kahit sa katuruan, ito pong katuruan na ito, itong katuruan, iisang Diyos na lumikha ng langit, lupa, at si Ama Adan na hindi kailanman nagkasala, mga kapatid. Ito po, nabuo ang lahat dito sa Motherland. Kasi, di ba, katotohanan sa Promised Land, sa Promised Land, dito lahat nabuo sa Motherland. Kasi sa Motherland, pagpunta mo rin doon, Motherland pa rin yun. Motherland, may lupa pa rin doon, kaya Motherland pa rin doon. Promised Land lang matawag kasi, promesa, nakaipromesan ti dun nagmula ang katotohanan, ang paliwanag kasi ni Ama Martiniano.
dun sa dun niya tinanggap sa kuweba dun sa promised land, yung tinataming promesa nga lugar. Dun po nakabuon. Dun niya natanggap ang katotohanan, ang dun niya pinaliwanag ang buong katotohanan ng iisang Diyos na lumikha ng tatlong persona. At dito, nabuo din sa motherland. Dito sa motherland ang kabuuan. Kaya po mga kapatid, bagong taon, bagong paniniwala. Ito po mga kapatid, bagong paniniwala ka ako kung first timer mo. Ito po, bago ka ako sa pandemic nyo, kung first time kayo, bago ka ako. Ito ang luma na bago. Kasi yung luma o noon, Alpha, siya si Ama Adan. Lahat naman ng reliyon, sinasabi si Ama Adan, ang unang tao kung bakit, dahil sa katalinuhan, ginawa nilang Jesus Christ. Kaya, masisela na tayo ngayon, nagbe-majors na nga tayo. Tinakpan natin ang katotohanan. Yan, di ba, nagbe-majors tayo pagka nagsasapatos pa tayo. Kasi, tinakpan natin katotohanan, hindi natin nirespeto ang lupa. Kasi, dahil dun sa Jesus Christ na sinasabi, tinakpan ang, sa pangalan ni Ama Adan, ginawang Jesus Christ na namatay. Pero si Ama Adan, mga kapatid, hindi po kailanman mamamatay ang Diyos na magpangyarihan sa lahat. Yan yung personal niya, hindi po. Ayan po siya. Ayan po, andyan na po siya sa taas. Yan po yung Diyos na magpangyarihan sa lahat na nagpamilya siya po si Ama Adan. Yan po sa taas. Yan po, liwanag na yan. Yan sinasabing sun sa Ingles, araw sa Tagalog, kaibanag, bilag. Ilocano, init. Yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na po tayong lahat. Unawain natin mabuti ang mga ini-explain po dito sa motherland at saka sa promised land, lalo na dito sa motherland kasi ito ang nakabuoan ng ating katawan sa lupa. Dito rin nabuo ang lahat ng buong katotohanan dito sa motherland. Mga kapatid sa promised land at motherland, sa lahat, sa buong mundo, kailangan natin itong magkaisa. Magkaisa tayo, unawain mo po kasi lahat ng mga TikTok, lahat ng mga pinapanood diyan, nakakamanghaman o nakakatawa. Ito po ang pinaka-importante sa lahat na mapakinggan natin lahat, mga kapatid. Kasi hindi man ninyo, hindi man kayo matawa o seryo ka, parang seryoso man ito, pero kasi ang Diyos, kasi kapag katotohanan ang ipapaliwanag kanya, kailangan seryoso. O kung may nakakatawa, disyempre, tatawa o mingisi, ganun. Kapag ito po ang katuroang ito na kahit na ayaw nyo, sige, pakinggan nyo naman. Kasi hindi man nagmamakaawa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kasi andyan po siya sa taas, si Ama Adan. Nagmakaawa na nga. Nagmakaawa siya. Ako mismo sasabihin ko sa inyo, nagmamakaawa ako sa inyo na kung mahal mo ang inyong sarili, ang iyong katawan, kahit marami kang pera, kahit na wala kang sakit o may sakit ka man, pakinggan niyo po ang katruang ito kasi buhay at katawan natin ang nakataya dito. Kasi kahit na marami kang pera, kung di mo alam ang katotohanan ito, kahit sikat ka sa lahat, ikaw na pinakamatalina sa lahat, kung hindi mo alamin ang kabuong katotohanan ng tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang silbi yan, mga kapatid. Kasi pagdating ng panahon na maniningil na, kasi kasalukuyan ang maniningil ang ating kasalanan ngayon, yung mga nagkakasakit, yung mga nalilindol dyan, yung mga nababaha, yung mga nagkakasakit ng todo-todo, yun po, yan na po na naniningil na po ang ating kasalanan. Kung gusto niyo po ng reforma, dito po sa motherland at promised land, malaya po kayong lahat, anuman ang iyong pagkatao, basta may pangunawa ka, anuman ang reliyon mo, kahit ano ka magkapaman, may pera ka man o wala, o pumunta kayo dito, pakinggan niyo, o kung sino man hindi nakakapunta, kung may kapansanan ka, makinig ka dito sa katuruan ito. Kasi ito po ang katuruan pinaka-importante po sa lahat. Na kahit na sabi nyo, walang-wala naman kayo dyan, wala kayong pera. Importante po ang buhay at katawan po natin.
na kahit na marami kang pera, kung nanghihina ka naman, wala ka namang buhay, o umaandar lahat, pinapaandar ng pera mo lahat, ang dami mong katulong. Kung hindi ka naman masaya, kasi kaya hindi ka masaya at may hinahanap ka pa, ito na po yung hinahanap ninyo. Ito na po, kasi ito lang po ang pinakagusto ng lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama at Ina natin, Ama Adan at Ina Eva na nagpersonal, siya nagpamilya sa atin. Ito po ang pangarap niya na magkakasundo tayo sa paniniwala sa Kanya tungkol sa Diyos. Pagkilala, hindi sa pagkilala. Sa pagkilala sa Kanya. Kasi matagal na panahon, ilang taon na, maraming reliyon. Kung bakit maraming reliyon, iisa lang naman. Iisa lang naman ang Biblia na basehan nyo. Kung bakit nagkakawatak-watak kayo, ibig sabihin, yung libro Biblia na yan, pinagwatak-watak ang kaisa pa natin, pinag-aaway-away tayo, mga kapatid. Hindi nyo ba nauunawaan yun? O, dito sa katuruang ito, pagsasamahin ang ating isip, na kung maunawaan mo, pag-isahin niya ang ating pag-iisip, kung gagamitin natin ang paating pangunawa o ang ating katalinuhan. Kasi kung naunawaan natin na ito ay katotohanan, buong katotohanan, o yun, i-apply na din natin sa sarili. Kasi mga kapatid namin kayo, kahit na hindi tayo magka-apelido, iisa lang po ang pinagmulan natin, ang ating Ama Adan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, liwanag, lumikha ng personal niya si Ama Adan sa pamamagitan ng salita, at si Ama Adan, likha niya sa pamamagitan ng lupa si Ina Eva na personal ng lupa na siya mismo ang kanyang kasama, nagpamilya. Ayun, ito po ang kabuuan, tayo po. Sila po ang nagpamilya para sa atin, buhay na walang hanggan. Pero bakit walang hanggan na buhay, sabi? Kasi dahil puro lang kinilala natin yung nasa libro Biblia. Biblia ng Biblia, hindi natin hinanap ang buong katotohanan. Kasi katalinuhan, kung ano lang yung sinasabi ng mga matatalinong yan, dahil marami silang pera, yun na lang ang iniintindi nyo, yun na lang pinaniniwalaan nyo. Makinig naman kayo, makinig tayo sa isang tao na may buhay. Mismo na buhay na ang buhay, di ba ang buhay natin hindi nakikita? Itong hininga ko, hindi nyo nakikita na nagsasalita, hindi nakita. Nag-personal po ang buhay sa pamamagitan ni Ama Martiniano. Sasabihin ko na lang na diretso, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nag-personal si Ama Martiniano. Siya na po nagsabi ng buong katotohanan para ipaliwanag sa atin ang buong katotohanan at unawain natin hanggang sa kabuuan ng buong katotohanan. Kaya ito po ang katotohanan na sinabi ng personal ng buhay, ito po yung buhay. O hindi pa kayo maniwala, buhay na mismo ang personal. Samantalang yung libro Biblia na yan walang buhay yan Walang buhay. Kung titignan mo o babasahin mo mabuti, libro Biblia, Holy Bible, sabi. Holy, ano bang ibig sabihin ng holy? Iba po, banal. Ang banal, walang kasalanan, may bahid na kasalanan, wala. Pero bakit buklatin mong ganyan, 'di ba? Ang unang-unang tao diyan na maikukuwento si Ama Adan, Adan mismo. Pero hanggang sa mga susunod na kwento na, yun na, pinagkasala na siya. Dahil sa pera, mga kapatid. O yan, o yung libro Biblia na yan, o babasahin mo hanggang sa New, saka Old Testament, hanggang sa kwan. Puro ugali lang, mga pumapatay ng tao ang Diyos. Sabi niya doon sa Old Testament, sabi niya, lahat ng makakasalanan, patayin nyo. Bakit? Kung holy, banal yan. Dapat hindi niya sinasabi. At saka ang Diyos dyan, sabi daw ng Diyos dyan, lahat ng makasalanan, papatayin niya. Ibig sabihin, ang Diyos po mga kapatid, sa pagkaalam ko, ang Diyos ay perfect, walang kasalanan. Pero bakit sa libro Biblia, sabi niyo, salita ng Diyos yan, pero bakit puro kasinungaling, puro sinasabi, patayin lahat ng mga kasalanan. O di, ibig sabihin, hindi holy yan. Dapat ang sinabi dun sa libro Biblia na yan, yung iba holy, yung iba hindi banal. Sabi sana, hindi. Kung holy dapat, puro magaganda, puro
puro magaganda ang mga sinabi, walang mga patayan, walang mga pakikiapi. Eh hindi, puro ugali ng tao. Kaya nga mga kapatid, kaya andito po ang katuluan ito. Ibinalik. O andito si Ama Martiniano para ibig sabihin lang sa atin ang buong katuluan. Buhay ang nagpersonal. Diyos Ama, langit ang nagpersonal sa mapamagitan ni Ama Martiniano at pinatunayan na Inay Conchita Santiago Ilagan ang buong katotohanan, mga kapatid. Pero Ama at Ina, buhay at katawan, langit, lupa at si Ama Adan, ano ba ang mas makatotohanan para sa inyo? Ang ginawa ng tao na libro Biblia na sinasabing salita ng Diyos, paano maging salita ng Diyos yan eh? Hindi naman nagsasalita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan o, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit kausapin mo, o Diyos ko, kailangan ko ng pera, pamasahe, pauwi ng Isabela, pauwi ng Manila. Bibigyan ka ba? Hindi. Kasi Diyos na makapangyarihan sa lahat yan. O, eh, hindi ka niya pakikinggan ka. Ikaw mismo ang makikinig sa iyong sarili. Kasi ang Diyos na makapangyarihan, hindi tao, hindi niya kailangan ang Diyos, and hindi niya kailangan ang pera, pero nag-personal siya sa pamamagitan ni Ama Adan. Yan po. Anong mas paniwalaan natin? Ang ginawa ng tao? O ang nilikha ng Diyos? Yun po mga kapatid, langit, lupa, at saka si Ama Adan. Ang ginawa ng tao na sinasabi natin banal, sinasabi niyo na banal, yan po ang libro Biblia. Ginawa lang ng tao yan para magkapera. O tingnan mo, lahat ng mga reliyon, sinasabi o sasabihin salita ng Diyos. Ito, sasabihin nila, magsalita sa lang sa konti, babasahin nila mamaya o kagaya ng mga ibang kwan, kailangan mo magbigay ng pera para Diyos na Diyos daw. Kailangan daw ng Diyos yun. Hindi po mga kapatid. Dito sa katuluan ito, langit, lupa at saka si Amadan, buhay at katawan mo ang kwento dito, hindi yung pagkatapos mo magsalita eh kailangan mo magbigay ng pera. Hindi po mga kapatid, kundi kung uunawain mo itong katuluan na ito, uunawain mo buhay na walang hanggan at kaginhawaan din ang premyo natin. Hindi po pera pag-uusapan, kundi buhay po natin ang nakasalalay dito, buhay at katawan natin. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid, dahil ang katuruan ito, hindi po ito ang katuruan na kailangan mo ng panghikayat para magkaroon kami ng pera. Hindi po. Ang buhay namin, ang itinatangkop namin, itinataas namin para sa gusto ko mabuhay ng walang hanggan at kaginhawaan. Kasi yan po ang gusto ng Ama at Ina natin, Ama Adan at Ina Eva. Kasi kaya nagpamilya siya para sa buhay na walang hanggan. Pero anong ginawa natin? Puro na lang sarili yun, puro katalinuhan, puro pera na lang iniisip natin noon. Pero ngayon hindi na ako kasi Sabado at Linggo, andito ako yan, buhay at katawan ko ang direspeto ko, andito ako. Kung ngayon, wala man akong kinitang pera, hindi, kuwan lang ng katawan mo, pero ngayon, buhay at katawan ko ang direspeto ko, ang aking Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kailangan irespeto mo ang ating Ina, Ama at Ina, ang buhay at ang katawan, ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kaya kung nakikinig ka man ng mga TikTok o napagsawaan mo lahat yan, dito ka naman, dito tayo, dito ka makinig. Kahit man lang pakinggan mo kabuuan hanggang sa maunawaan mo ang buong katotohanan, ikaw mismo ang umunawa para sa iyo din, sa iyong sarili. Kasi sabi ni Ama Martiniano, doktor mo, sarili mo, teacher mo, sarili mo, turuan mo, sarili mo, para sa kung may sakit ka man o gusto mo ng buhay na walang hanggan at walang hanggan kaginhawaan, doktor, kung may sakit ka man, doktorin mo sa sarili mo, kasi makapangyarihan ang ating katawan na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ng ating Ama at Ina. Teacher mo ang sarili mo, dahil ikaw din magtuturo sa sarili mo, ang pangunawa mo. Tapos
ikaw din ang magsasalita ng salitang Diyos. Unawaan mo ang unawa ang buong katotohanan. Ikaw mag-share sa mga kapatid natin, share ko sa mga kapatid natin, ganun. Lahat ng katalinuhan nasa sa ating lahat. Ito po, kapatid, kahit na wala kang pinag-aralan sa binayaran, pero ang gusto sa lahat sa iyo, ang itong katuruan na ito, eh, ikaw mismo ang magtanok, magpakataas para sa sarili mo tungo sa buhay na walang hanggan at kaginhawaan natin na para sa Ama at Ina natin. Kasi yung sinasabi ko na yung mula pa nung December 1st na December hanggang January hanggang mga kahapon na makulimlim, nanlamig tayo mga kapatid, nanlamig tayo sa pakikitungo sa Diyos, sa paniniwala. Ibig sabihin, para mag-init na ng mag-init ang pagmamahal sa atin, o yan po, yakapin po natin itong katuruan ito, pakinggan natin at pag naunawaan natin, o yan po, yun pala ang buong katotohanan. Kasi lahat, may napakinggan ako na maka-Diyos naman daw siya, lahat-lahat. Marami naman siyang pera, kumpleto siya lahat, pero bakit may kulang pa? Sabi niya, bakit parang may kulang pa? Ito na po yun, mga kapatid. Ang kulang, yung turong katotohanan, ito po. Na kahit alam mo ang buong katotohanan, may mas makatotohanan pa. Ito po ang katotohanan ng Motherland at Plumstead, mga kapatid. Kaya, hanggang dito na lang ang aking masasabi at unawain natin po lahat ang mga sinasabi dito sa ating